magandang araw sa inyong lahat. Welcome back to my channel again, again, again. Mga Mamsi, Sisi, ngayong araw na ito ay itutuloy po natin yung aking hardin. Dahil dumating na po ang aking punla. Ito na po yung aking punla. Ito guys, oh. Yung aking in-order noon na talong is dumating na po siya. Kaya ngayong araw na ito ay magtatanim po tayo. Ito po ang video ngayon ay ang pagtatanim ng talong. So at yung mga tawag dito, kabatite. Ano tawag doon? Patola. Sa ano ka ano is kabatite. Ako sa Tagalog, patola. Yun din po ang itatanim ko dito guys. So, yun. Bali, ang unahin po natin ngayon dito guys is yung talong. Ito, dito po tayo magtatanim sa itong nilinisan po namin. So yung mga natira noon na talong guys is ito siya oh. Kita nyo, kinain ng pato. Kaya guys, kahapon, ang ginawa namin ay yung nirepair po namin yung paggagawa ng kulungan ng pato. So, kaya guys, ito po yung aking mga pato. Nakakulong na po sila para hindi naman po masira yung aking pananim. Ha? Hindi po masisira yung pagod. Este, ganyan-ganyan. Ito po, ito po yung aking pato. Ikinulong ko na po sila para pag nakatanim na po ako, hindi na po nila tutukain yung aking pananim. Para na matitikman ko po yung aking pananim kasi napakarami po pong tanim dati dito. Dahil sa mga pato ko, kinain nila. Kaya ikukulong natin. Ito po sila. Okay. Ito po pong samantalang kulungan po nila guys. Ang gumawa po ito guys is yung anak kong 13 years old lang po siya. Siya po yung nag-repair yan. Ayan o. Makita po natin. Medyo marunong-runong din po ng kunti yung anak kong mag-repair eh. So, 13 years old pa lang yan. Medyo okay na yung paggawa niya. So, guys, ngayon naman ay dahan-dahan po tayo. Yan. Gagamit tayo ng piko. Saan yung piko natin, kuya? Ayan. Si yung anak ko ang magpipiko, tapos ako naman yung magtatanim, guys. So, kaya guys, samahan niyo po kami, ha? Ito, o. Oh. Yan. Dadanim ko po ito. Yan. Ito. Ayan. Sisimulan ko na po kasi meron na rin po siyang hukay na tatlong butas. Ay, tatlong butas. Kaya sisimulan na natin magtanim po, guys. So, kukuha po ako dito yung medyo malalaki lang po ang tatanim natin. Tapos, mainit po siya. Kailangan natin na takpan siya, guys. Para hindi siya malanta. Kaya, mamaya, pagkatapos ko dito, maghahanap ako ng pwede natin ipang kasi para hindi siya maglanta mamaya. Tapos, pipiligan siya. Lang po ang kinukuha ko guys kasi karamihan kasi guys yung in-order kong talong ay marami siyang maliliit kaya baka mamaya pag tinanim ko po siya baka hindi siya mabuhay kaya medyo ganito siya kalalaki. Maliliit yung mga iba. Ayan, pipiliin ko yung medyo malalaki. Ayan, ito po ang mga libangan namin dito guys. Unang araw din bago dumating po yung ating order. Para hindi na po tayo bibili sa mga bayan, ito kasi mahal po eh. Ilang piraso lang po yung 1/4 30 pesos guys. So
para sa atin guys, napakamahal na, kaya puntayin na lang tayo para hindi na lang tayo bibili, di ba? Tipid pa yun. Pag may tira, itatayin po natin doon sa munting lupain ng ating yanan sa kanyang hardin, guys. Kasi maluwang pa doon eh. Kaso marami pa po siyang itatayin doon. Marami din po siyang mga talong na inundin. Dito naman po ma-space kasi siya sa baba, guys. Nasubukan na namin siyang tinaniman ng talong, pangit po, hindi siya lumalaki, tapos hindi namin siya masyadong nakikita, kinakain ng mga kambing at yung mga baka, guys. Bali doon po sa baba yun eh. Yung natakpan po ito ng bahay na ito. Kaya dito na lang para malagaan ng tama, tapos makikita namin yung mga kayop na papasok dito. Kasi open po yung bakod namin, guys. Papasok yung mga kambing kasi napakarami pong kambing dito sa amin, mga nakawala po siya. Pagka yung isang nang tawag dito, yung isang puno na ganito, guys, nagbunga siya ng ano, pakati yung ilong ko eh. Napupunta. Punong ito, pag namunga siya ng 5-6, o di okay na yun, di ba? Tapos may mga kasunod pa, o di mga siguro, magbubunga ito ng mga 5 So, tatanong tayo. Tapos mamaya kukuha ko ng tubig, tapos didinigan ko siya kasi nalalang ito. Sumilip-silip si Kuya Jim. Halika dito. Salam mo kami. ngayon, kukuha po ako ng tubig. Didaligan ko muna siya kasi nalalangta, guys. So, kukunin ko muna yung balde. Tapos, diligan ko natin siya. Pagkukuha ng tubig dito kasi malapit lang din po yung tubigan dito. Mano-mano. Then, magtatanim kami mamaya. Sila, Ate Pangot. So ito, puno na rin at ito'y didilig natin dyan. Kunin mo nga yan. Rap! Kunin mo yung iha mo dyan. Naputol yung hawakan niya, guys. So ganito lang po yung paghawak ko. Yan. Naputol ay ganito. Dinigan po natin siya.
para sa langgam. Ano bang gamot para sa langgam, guys? Spray. Ito, ganito po na. Ito, bali, itong malalaki ang hukunin natin. Nalalanta na po siya. Guys, batang guwapo. Para pag namunga, pwede rin siya mamitas kasi may pagod din siya dito. Pag may tanim, may aalis. Nakapumunta pa sa iba, oh. Pag maihingi, pag maihingi, ibibigyan mo. Hindi ka pa dami. Hindi po, ito ay hindi siya pang binta, kundi pang ulam po na lang po natin. Pero pag may bibili dito, ay dinintahan mo. Para hindi na rin. Ay, suso. Tanggal yung ano niya. Kasi nga lang yung aling pula ay nalalangta. Hinihingal ako. Napagod. So, yan naman po yung dalawang kasama ko. Yung nagpipiko dito, yan o. Oh, pahinga ng pahinga, pero ako kanina po ko dito. Yun si Kuya Iron, no, hindi siya marunong magtanim. Na dalawang piraso yung tinanim niya. Ano ba yan? Ayun o, nagtatago na o. Napagod na daw, dalawang piraso pa lang. Nagpapasama kami sa kanya, guys. O, tapos yung aking kambing, hindi pa po siya naipastol. Ipastol, o. Ayan. Bali, dyan kami po. So, kailangan natin dito. Para makikita po natin lahat. Ang bilang po ng isang ganito, isang linyang ganito, guys, is 8 pieces. Tapos pag binilang natin lahat, guys, ito, kasi 16, bali 16 po yung ganyan, no? 16. Pero yung pa ganito po, binilang po lahat is 128 pieces po ito, at ang bili po namin dito is 180. So, magkano po isang... Yan po. 180 po ito, tapos 128 pesos po ang laman niya, guys. So, hindi ba nakamura na natin? Nakamura po tayo pag bibili po tayo ng buto ng talong, tapos iipupunla na natin, malulugi siya. Malulugi tayo, di ba? Kasi bibili pa tayo. Tapos yung kung ilang araw pa yung pag ano ng ano yung punta kasi ito wala naman tayong ganito kasi sa ating diary gagawa po tayo ng flat
na ganyan, tapos i-perform lang po na natin bago natin, pag malalaki na pag ganyan na, saka natin i-ano. Kasi dito, pag nag-order po tayo kasi medyo malalaki na, so kaya medyo makamura po tayo dito. So, ang ginagawa na lang po namin ay bumibili na lang po kami ng mga ganyan talong na nakapunla na po, tapos itatanim na lang, direct tanim na lang, hindi ka na lang po magpupunla sa mga lupa at dapat magpapagod ka pa. Ito ay diretso na sa pagtatanim. Kaya, so ayan. Ay, ito na pagpapagod na na yun. Lapit na rin. Bali, dyan siguro hindi na lang natin lalagyan. Hindi na lang sa kapila. Tapos doon tayo sa kabila mamaya. Tataliman natin kahit konti kasi may mga malalaki pa. Kasi may mga malalaki pa diyan eh, kaya dapat maitanim natin. Tapos yung mga tira diyan, dadalhin ko po siya doon sa aking biyanan at doon ko ulit itatanim, guys. Kasi medyo malawak doon eh. Kasi pag dyan ko tinanim sa baba kasi pag yung lupa dyan na pagtataniman nito, hindi siya lumalaki. Tapos, anong tawag doon? Hindi siya lumalaki kaya lumiliit. Aray ko. Kasi dito, pag nakikita ko siya, pag dito ko tinanim, lagi ko po siya nakikita, kaya lagi ko po siyang naalagaan. Pag doon kasi, ano, maraming mga damo, guys. Tapos may mga tawag dito. Kaya nakakatakot pumunta doon kasi may angas. May angas ko na lang. Kasi may angas. So, dami naming hirap noon doon eh. Nilinisan namin kung ano-ano ginagawa, pero iwan natin. Hindi namin pinakinabangan yung mga ganitong punla. Yung mga talong, mga siguro ang tanim po namin doon, sili, talong, kalabasa, okra. Ang napakinabangan lang po namin doon ay yung okra. Yun, kaso nga lang hindi namin po maubos-ubos kasi dire-diretso yung pagbubunga ng okra, kaya sayang. Hanggang sa tumigas yung mga bunga. Tumigas? Tumigas? Anong tawag? Hanggang sa natuyo yung mga bunga niya doon sa kanyang puno, guys. Tumigas na eh. Iba na yung ano, tumigas. So, ayan guys. Natapos ko na rin po na ilagay sa mga kanilang mga didiligan ko na po ulit guys yung mga hindi ko pa nadiligan. So sabi nila, yan guys, natapos na rin po ako sa aking pagtatanim at pagdidilig dito sa aking munting hardin. Bali guys, ito po yung aking punla. Hindi pa po siya pwedeng itanim guys kasi medyo maliliit po siya oh. Ito siya oh, maliliit pa kaya mga sa ibang araw na lang po eh itatanim po natin doon sa kabila ito doon sa aking diyanan sa kanyang mga hardin doon kasi malawak po yung kanyang lupa hindi yun guys. So guys, hanggang dito na lang muna po ang aking video at sa susunod pa po huwag niyo po kalimutan mag-subscribe at i-like ang aming channel. Guys, so may nagpapa-shoutout po pala sa akin. Shoutout kay Kuya Nash Kadar. Siya yung nag-repair ng aking cellphone. Sa mga mayroong cellphone, pwede niyo puntahan po si Kuya Nash Kadar sa Bayan ng Panike. At isa pa pong nagpapa-shoutout guys, si Olnora Alumpong from Panike. Bali, magkatabi lang po yung guys na ano, pwisto. Yung isa nagre-repair po ng cellphone, tapos yung isa po nagtitinda po siya ng mga cellphone accessories po. Doon po, pwede kayong pumunta doon guys at bumili sa kanila guys. So, guys, bago po ang lahat, huwag niyo pong kalimutan i-subscribe ang aking channel at panuorin pa po ang susunod kong video. So, guys, magpapaalam na po ako. Bye-bye! I love you!